So yun mga tol, and welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. Yun nga, at for today's video ay pupunta tayo dun sa Rusco Tuguegarao at mag-update tayo ng mga unit doon na mga latest na dating, kasi meron tayong customer na nangungulit sa atin at nanghingi ng contact number ng Rusco Tuguegarao, nanghingi ng requirements dun sa kanilang pag-purchase ng multicab ata o any unit na nagugustuhan nila. So yun mga tol, pupunta tayo ngayon doon para malaman din nila kung ano yung mga updated unit ng Rusco Tuguegarao. So ang huli nating vlog, nakita natin doon meron silang Piaggio, meron silang latest multicab, meron silang new multicab, at yung isa pa, yung old, no, yung tinatawag na na Cat Eye. So yun mga tol, mahinihintay pa tayo na isang unit na napakaganda at swak pagdating sa mga pangkargahan, pang negosyo na pang malupitan ng pangkarga. So ito yung tinatawag nila na Piaggio na cargo type. So yun mga tol, ang hinihintay natin na sana may dumating na dito para ma-review natin kung ano yung specs ng cargo type na yun. So marami nag-aabang sa mga vlog natin kung kailan kaya darating yun, kailan natin marireview. So hintay-hintay lang mga tol, at malapit na dumating yung unit na yon. So na-review ko na rin sa ibang ano yan, napakaganda pala ng ano na yan, ng cargo type. Yun nga, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe na po sa ating YouTube channel at click the bell button. And syempre, pag may nakita kayong bell all o all diyan sa may bell, pag na-click nyo yung bell, ay click nyo po yung all para updated po kayo sa ating mga vlog. Siyempre, nandito tayo sa Tuguegarao City. So pupunta natin dong yung unit nila, at yun nga, magre-review tayo doon. So yun mga tol, meron ditong minivan dito sa Rusco Tuguegarao. So color white yung variant color nya, Suzuki engine. At siyempre makita natin doon 4x4. So ang tawag dito bro, latest model na K6 minivan. So ito na yung pinaka latest model na. So yun dati talagang nakaganon lang siya, no. Ito meron na siyang umbok dito. So ito talaga yung pinaka latest niya. Scrum naman po. Scrum naman po yung tawag doon. Ay, okay. So itong mga tol, makita na naka power mags na yung kanyang ano, gulong. So doon tayo sa loob. Ayan, kung makita ninyo yung mga nakalagay dito sa indicator niya dito sa harap. Yun. So dito makikita natin yung ano, naka-indicate yung mga fuel gauge, analog type. Ah, dito ilaw lang. Ayun, so makikita na yung ano niya. Dito makita natin yung kanyang odometer, nakalagay dito sa baba. Digital type. Speedometer niya analog. Then yung kanyang mga indicator sa gear niya nandito na, naka-line up pababa. Then yung kanyang temperature, yun na yung pinaka-temperature niya bro, no? Yung safe, no? Ayun, pinaka-temperature. So may seatbelt indicator, handbrake indicator, yun may fuel gas indicator din na nakalagay. So halos ano na, kompleto na lahat ng mga activities ng sasakyan nandyan na sa harap, no? Yun. So naka-power windows na rin siya, no? Naka-power windows na rin siya. Ayun. So hindi ka na mahirapan sa pag-aangat. Ayun. So ito mga tol, kagandahan nito, meron na siyang aircon, no? So yun, dito mo na lang mapapansin yung kanyang mga switches sa aircon niya. So yung cool, dito yung kanyang mga fan. Yan, ito yung fan niya, fan adjustment. Dito yung kanyang inner o outer ear. Ito yung kanyang gear shift. Gear shift gear niya. So ang ganda dito sa loob mga tol. So dito naman sir, mga capacity of 4, no? Ang passenger kasya. So sa likod may space pa na lagay ng mga bagahe. Pwede upuan din doon, wala, no? Ah, pang kargahan lang. Yun. So yun na, natutupi siya. Ah, natutupi yung kanyang ano, upuan. Kaya pwede mo kargahan ng marami, no?
ganito kaganda yung van ng Rosco. Yun. So, pumuron halogen yung kanyang ilaw, sir, no? Halogen yung mga brake light niya, reverse light at signal light. So, yun, dito sa harap niya. So, yun mga tol, dito tayo sa kanyang headlight. Kung makikita natin. Yun. Ito yung kanyang headlight, malakas. Ayan o. Halogen lang siya, pero yung kanyang impact sa labas, malakas. Ayan o. Malakas yung impact ng kanyang ilaw. So, kagandahan sa kanya, naka clear, ano pa siya, clear ito, headlight cover pa siya. Hindi pa siya naglalabo. So, yun yung wiper niya. Meron na rin siyang spray para dun sa kanyang wiper sa salamin o sa windshield. Yun mga tol, kung gusto niyo ma-avail to, punta lang kayo dito sa Rosco Tugigaraw, dito sa Carig. So, nandito lang ang unit na ito dito. So, yun. Thank you, sir. So, dun meron din isa na FB type. So, silipin din natin itong FB type. Ayan. FB type 4x2. Okay na, sir. Thank you, sir. Ito naman 4x2 na FB type. So, passenger type naman ito. Cargo, pwede rin siyang cargo type. May dalawang mahabang upuan sa kabilaan. Then, yun, kung makikita natin dito, sa harap niya ay new model siya. So, kung mapansin natin, malinis pa yung kanyang pintura. Yan. So, aircon din to, sir? Hindi. Wala siyang aircon? Wala. Okay. Oo. So, pwede na to kung kayo may mga business, mga tol, pwede siya pang kargahan at kung kayo may family, pang service, pang talagang pang negosyo, pwede siyang pang negosyo, pang hakutan. So, dito mayroon silang mga multi-cab. Ayan. Latest tsaka new ang nandito, Scram. So, iba-ibang color variant. May blue, green. Tagandaan na ito, may isa pang klase ng blue. Ito yung maganda, yung parang light blue, no? Ito, parang light blue siya. May purple din. At yun, red. Meron silang gray. So, ito, may white. So, ang daming pagpipilian dito, mga tol, na color variant ng multi-cab. So, ito kanina yung black na minivan. So, yun. Ang ganda ng ano. Ito yung round, ano, sir, no? Round eye siya. Ito naman yung cut eye. Ito naman yung cut eye. Ito yung latest model. So, yung nakikita natin ngayon, halos ganito ng klase, no? Ganitong klase na. Common. 4x4. Bakit ito, sir? Malaki naman siya, pero naka 4x2 siya. Ay, okay. Yung engine niya, sir, anong engine niya? K6 to. Ah, K6. Ah, yun doon, nandun kanina. Nagka-press lang pala. Ito, K6A. Ay, sige. Medyo maliit lang konti ito, no? So, yun mga tol, update tayo dito sa Rosco Tugigaraw. So, yun. Nandito tayo ngayon sa Carig. Siyempre, update natin dito yung mga unit. So, ito, meron sila ditong Piaggio 200 pa rin. Then, nandito pa rin yung mga latest type ng kanilang mga multi-cab, no? So, ito pa rin yung kulay blue. So, ito yung mga updated nila ng mga multi-cab dito. Yun. So, dito tayo sa Piaggio. Ito pa rin, Piaggio 230cc. Yan, ito. Pula, may blue. Yan. So, ito yung kanilang latest model na multi-cab. Yan. So, yung yellow, ito pa rin. Yan. Ito yung mga available pa dito na unit na may mapagpapilian pa kayo dito, mga tol. Yan. So, doon tayo sa loob. So, ito mga tol, mayroon ditong minivan na kulay black.
Ito mga tol, minivan na 4x2. Yun, baka magustuhan nyo ito. Kulay black. Yan, ang ganda sa loob. Oh. So yan mga tol. So naka manual transmission ito. Siyempre, ang cute sa loob. Yun, ang luwang. Ito yung sa loob ng minivan na kulay black. So maganda pa rin yung mga yung panel niya naka ano analog type yung kanyang fuel gauge. Din yung kanyang speedometer, odometer, more on analog na. So naka pan type na siya. Ganda nito, ma'am. Ma'am? Ah, may puting band doon. Ayun. Wow, ganda oh. So ito dito mga tol, mayroong latest model dito na van. Ang ganda sa loob, no? Ay. Yun. Ah, ito siya. Yun, ito oh. Aircon type din ito, ma'am? Oo. Malakas yan. Oo. So latest model siya. Saan? Ayan yung kuwan niya. Nurse! Naku, bata. Baka ito na yung kunin nila, ma'am. Ayan, sir, pa-iayos lang niya. Sige, sige. So, ito yung likod dito. Ay, yung harap niya na ano. Ito mga tol, yung harap niya. So, yun. Ang ganda ng steering wheel. So, aircon type.